Good morning mga kapalaboy! Mga totoo mga inday! Kaway! Yan, sa araw po na to, andito po tayo sa Barangay Sulit, Pulumulok, South Cotabato, at kasama natin si Suwa Keepers, isa pong animal lover at animal expert pagdating po sa mga aso. Shooter din po siya, at ngayon po, ito po yung pinakamagandang pag-uusapan natin ngayon, ang tungkol sa mga goldfish, yung import na goldfish at saka dito local goldfish. So ngayon, Suwa Keepers po ay meron ditong napakagandang mga goldfish. Sir Suwa, kaway po, yan. Yun. At ayun, mega love shoutout po pala kay Anthony Cubian Vlogs. Ayan. At saka, don't forget po, i-subscribe nyo po si Suwa Keepers Pet World. Tama po ba, sir? Suwa Keepers Pet World yung channel. At saka, don't forget to subscribe also ang channel po natin, itong Free Palaboy, at ang isa po nating channel, ang Traveling Boots. So, panoorin nyo po itong video na to, at para po may matutunan kayo kung paano ba mag-breed at mag-alaga nitong mga goldfish, no? Paano ba siya palakihin itong mga fish na to? Kasi tingnan nyo, sa makikita nyo po dito, napakaganda po ng isda nila. Yan, so ito, import to, sir, no? Galing ayan. Ito ng Thailand, bali, maliit pa siya nang dinala dito. Ayun. So, mga nasa 1 inch ata. 1 inch? Then, yung nag-ano nito is yung kaibigan ko, si Bro Patrick. So, sa kanya ito galing. Mm-hmm. Pero sa Thailand siya. Bali, in-import niya galing Thailand, then kami na nagpalaki dito sa ano, ayan, sa so, farm. So, makikita niyo mga kapalaboy, yan, no? Kakaiba siya. Ano tawag ito, sir? Rancho? Rancho. Ayan, kasi may tawag pala dito, halimbawa ganito, yung ano niya, top view, ito, pag mataas, sir, no? Hindi, ano yan, side view. Yan. Ah, side view, ito pag top view. Top view, ay mali. Ito yung top view, yan. Ayan, ayan. Ito yung top view, yung mataas. Yan. Tapos ito yung side view pagka nagkagilid, yan. Yung ganyan yung ano niya. Side view. Ayan. Dalawa kasi yung pinagkuna namin doon sa, ano, sa Thailand. Oo. top view rancho and yung side view. Ayan. Ito. So, sa makikita nyo po dito. Kumbaga ito siya is mas maganda ito ilagay sa, ano, sa pond. Sa pan talaga siya. Ito, mas maganda siya ilagay sa aquarium. Ma-appreciate mo talaga siya. Itong side view. Side view. Ayun. Yeah. Sir, dito sa area niyo po, sir, ilang square meters po ito, sir? Mahirap ba yung mag-start ng ganitong business, sir? Actually, sa goldfish is maliit lang. Yung need lang talaga natin is yung live foods. Live foods. Kagaya na... Ito, azola. Hindi. Ay, live. Live foods is wala tayo, dap niya. Dap niya. So wala tayo ngayon kasi wala tayong fry. Usually kasi dito sa area natin, sa Pulumulok, wala tayong live food. So in-order yan sa mga ibang farm, ibang lugar kagaya ng Jensen, meron sila. Oo. O pwede rin tayong bumili nung BBS, BB brine shrimp yung tawag. Ayun, mga shrimp. BB brine shrimp, yun yung maliliit na parang ano. Oo. Parang basta yung maliliit na shrimp. Maliliit siya. Basta maliliit siya. Wala kasi ako dito. Yun ang kinakain nila? Fry pa. Ayan. Pag yun yung kinakain. Kasi hindi naman makakain ng ano, ng feed yung ano, yung maliliit pa. Kagaya nun doon, mayroon yung maliliit. Oo. Or pwedeng ano, steam egg. Steam egg? Yung sa steam egg is yung compost niya, yung gamit namin sa steam egg namin is itlog. Spirulina. Yung shrimp na ano, yung kalkag. Oo. Yung shrimp na dry. Dried, oh, dried shrimp. Oh, dried yung maliliit. Yung maliliit, yun yung nilalagay, then tsaka dried fish. Dried fish. So, anong gagawin doon? Is-steam siya o lulutuin? Lulutuin yun siya. Mm. Yung ano, yung itlog, yung shrimp, yung dried fish, at tsaka yung spirulina, ihalo mo. Gamit yung ano, yung blender, i-blend mo siya. Mm. Lagyan mo ng tubig. At saka i-steam. Mm. Pagkatapos, pag medyo luto na, yun yung ipapakain mo sa kanila. Ayun. Pero ito yung sa amin ngayon is, kasi malaki na sila. Malaki na sila, so nakakakain na sila ng ano, ng pellet. So yung gamit namin na pellet is, eto, saki hikari and tofu. Pinaghalo namin. Asan yan? Saan galing yan siya? Mabibili ito sa mga pet shop store. Saki hikari. Saki hikari. Hikari. Tsaka ano, yung green na saki hikari at tsaka red. At tsaka hofu. So imimix lang siya? Imimix din. Ito is with spirulina. Oh, spirulina. Then meron kaming probiotic. Bago tong probiotic dito, Nas, gamit namin. Kinuha ko ito kay Sir Febrowan Bayuna. Owner ng
ano, owner ng Art of Gold Fish Keeping. Siya dyan, siya? Pulumulok only. Pulumulok. Siya rin yung isa sa sikat sa, in terms sa Oranda. Ayan. Yun, ito yung, natin mamaya yung ito yung Oranda. Ano niya, made niya to. Ginawa hindi. Niya lang o binili niya din? Ewan ko, basta ito yung ginagamit namin na probiotic. Probiotic, para lang talaga sa mga goldfish. Ah, so isa yan sa mga, ano, sa mga diskarte kung paano alagaan itong goldfish na to. Ah, yan yung isa sa mga techniques, ginagawa no? Namin. Technique. Oo. Para at, anong purpose nito? Para sa tiyan ng goldfish is gaganda yung ano niya. Kaya pala ganito siya kaano, kaya ganito siya kalaki. Mm. So ang circulation nito ng ano niya, digestion, wala problema. Wala kasi nakaano yung ano yun, nakaano yung tiyan nila is mas maganda kasi pag may probiotic yung sa goldfish. Ayun. I-out nila yung mga ano, yung mga toxins and yung ano din sir, yung maganda yung pupo nila, hindi sila madali ding magkasakit. Ayun. So yung mga parasites malalabas talaga kasi probiotic. Parang antibiotic sa ano dito sa goldfish. Ayan, sa mga isda. At saka sa pag ano, sa paglagay ng pagkain, pakunti-kunti kaya lang kaming maglagay. Ayan. So paano siya halimbawa ganitong setup natin dito? Yung itong isda na to ganito kalaki, gaano pala siya tagal na anong edad nito? Nasa 6 months na 5 months na ata ito eh. Nasa 5 months na. Ayan. So nakikita niyo mga palaboy, meron kasi din nung una doon yun sa nakalagay Ilabos Patrick. So nilipat namin dito kasi kami na yung nag-aalaga, nagpa-grow. Ayan. Pero so, galing Thailand talaga ito. So yan kayo ang growers dito. Ah, growers lang talaga. Tapos may mga isa pa kayo din mga ano no, iba't ibang ano din. Ah, ito yung sa Oranda. Oranda. So napakaganda mga palaboy, tingnan niyo, may black din sila oh. Tapos may ano na din, may multicolor no. Ito import yung ano, yung babae nito, yung lalaki is galing kay Sir Februan Bayona pa rin. Pero yung parents niya is nandun kay, ano, nandun kay General Goldfish, nasa Jansan. Ayan. So, paano natin malalaman, sir, yung difference ng female tsaka male? So malalaman natin yung male. Diyan sa kabila, meron ba diyan? Wala, hindi pa siya, ano, hindi pa sila ready na for sexing kasi wala pa yung mga so ginugrow lang talaga muna sila. Grow lang muna. So ang gagawin nyo dyan pagka ilang months bago siya i-harvest at ibenta? Eto nasa pwede na to siyang i-harvest. Pwede nang ibenta sa market, so binibenta na namin ito sa market. Ang range ng price niya from ano? Medyo pricey talaga kasi import siya. Saka makikita mo napakaganda ng ano niya, color niya no. Ah, yes sir. Tapos tabang mataba eh, talagang inalagaan talaga siya no. Ah, bali yung ano sir, yung water natin sir is umaga at saka hapon pinapalitan talaga. Ayan. Sir, so ito napansin ko lang kasi yung ibang goldfish hindi ganito, yung may mga parang ano no. Parang umumbok. Ano yun siya? Bullhead ito sir. Bullhead. Kaya pala no. So yung mga ano nila, yung mga nasa meron kasing iba na ano na bullhead. Yung ibang tinatawag nila lion head, meron ding lion head kasi. Oo. Lahat ng mukha niya is ano, may mga umbok. Ayun. Ito bullhead guys, bullhead. 'Yun yung sa ano niya, yung pangalan na naka-register sa kanya. Naka-register sa kanya. 'Yun talaga bullhead, no. So 'yan, so 5 months pwede na. Actually, depende sa breeder. Oh. 2 months sir, pwede mo nang pag maganda yung tubo ng goldfish mo, 45 days, pwede ka na mag-release. Ayun. So, nasa 1 inch na or 1.5 inch na yung goldfish. So, ang nangyayari niyan, it will depend sa laki. Ano niya, sa laki niya, yung price niya. So, pag ganyan, mga 5 months, ilang magkano na yan? Mga ganyan. Yung range ito niya. Sa amin, is binibenta namin ito for sa ngayon, sa price na 2,000? 2,500. Yung range niya mag 2,000 to 2,500. So, halimbawa ito, magandang-maganda. So, 2,500 na to. 2,500. Ayan. So, ito, 2,500. Mas mabilis kasi kumain yung goldfish pag medyo mainit yung tubig. Yun ang isang sikreto, mga palaboy. Parang medyo na, ano, kumbaga mas madali nilang matutunaw yung kinakain nila pag medyo mainit yung tubig. So, kaya pala yung sa ibang mga aquarium, meron silang heater. Yun. At saka iwas din yun sa mga bad bacteria. Ayan. Sa tubig. Ayun. Kasi papatayin yun ng ano eh, napakaraming tae nito. Oo. Then, dapat araw-araw kukunin yung tae, ilalabas.
gamitan ng hose para maganda yung tubo na ano. Kasi ammonia, isa sa mabagal, nagpapabagal ng paglaki ng goldfish is yung ammonia. Ammonia is yung galing sa tahi nila. Oo. So yun, pag hindi mo kinukuha araw-araw, kaya matagal sila matagal lumaki. Silang lalaki. Ayun. So ito siya is Oranda. Ito Oranda. Yung nandito. So ito Rancho, ito Rancho, naman ito Oranda. Oranda. Ito is breed by General Goldfish. Hmm. Yung breed namin is nandoon maliliit. So sa inyo talaga 'yun. Yung sa amin yung ano, pero yung materials namin is galing kay Sir Febrowan Bayuna, isa sa kilala sa Oranda. Ayun. Goldfish dito sa atin. Sa Suwa, itong pagdating dito ng mga import niya from Thailand ito na goldfish, no. Ano po yung ano natin yung pag-diskarte sa pagpapakain nito, yung ano niya. Pag-start niyo po dito, ano po muna pinapakain niyo? Yung paggaling doon sa Thailand, ang pinapakain na talaga is fillet kasi malalaki na yun. Nasa 1 inch na or 1.5 inch na. So ilang weeks na yun pag ganun, pagka 1 inch na? Ilang weeks na yun sila? Mga nasa 1 month old. 1 month depende old? Depende sa pag-alaga kasi doon. So ito ngayon nasa 3.5, no? Bali yung ano, yung sa maliliit natin, yung fry pa, yung bagong... Labas pa bagong, lang. Bagong hatch na goldfish, is pinapakain talaga yung sinabi ko na BB brine shrimp or dap niya. Yun yung pakain. Pero pag may pag yung ano yun, na, yung after 1 month yun, hanggang kailan yung matatapos, yung dap niya na yun? Magpakain ng dap niya is mas maganda talaga pag 1 month to 2 months yung pakain mo. Then pagdating ng 2 months, pwede ka nang magpakain ng ano, ng kiti-kiti. Yung mga bulate sa ano, ganun. Yung kiti-kiti yung sa ano ng lamok. Yun. Then yung bloodworm. Yung mga worm sa tubig, yung sa lupa pala na may tubig, lumalabas, di ba yun na parang pula. Yun yung pwede yung pakain or to be flex. So yun yung ipapakain, no. Totoo 3 months yun, so isang buwan din yun. Totoo 3 months, mas maganda yun talaga yung pakain. Para at least mas mabilis lumaki kasi yung goldfish natin. Pagdating ng 5 months, mas prep namin talaga magpakain is yung pellet na lang. Pellet na lang. Tulad dito, ito ngayon kasi yung sabi mo kanina, meron ka na pinakain. Ito pellet. Ito yung pellet. Ayan. Ano pala yung importansya nitong pellet saka yung bloodworm saka yung mga kitikiti na sinasabi mo? Para ano yun siya? Kasi yung ano sir, yung kitikiti, yung bloodworm is mas high in protein. Mataas yung proteina na makukuha nila. So mabilis silang lumaki. Ayun. Pero ang ano naman nun sir, pag malaki na, magkakaroon kasi ng SBD. Kumbaga sakit ng goldfish sa ano. Ayun, so yan magkakaroon siya ng sakit. Parang sa bladder niya. Nasobrahan siya ng kain, ganun. Ewan kung tama yung ano, basta yung ano yung sa bladder niya ba, yung maglangoy na siya ng ano, na yung patabingi na. Yung sa taas na yung ano, sa tataas na yung babaliktad na. So ganito. Babaliktad na yung paglangoy niya. So ibig sabihin, may problema sa bladder. Problema ito sa loob ng ano, ng So hindi na siya tatagal, mamamatay na siya pag ganyan. Hindi siya mamamatay. Pwede mo din siyang gamitin for ano, for breeding, pero pangit yung langoy. Mas maganda kasi yung ano ng goldfish is ganyan talaga. Pag merong white dito, yan. Makikita nyo merong white na parang ano. Pag hawakan mo ito sir, parang may gurus-gurus. Merong mga butlig-butlig. Tingnan mo, yan o, sa gilid. Dito. Ayan o, dito, yan o. Diba merong puti? Yung ano. Makikita, yan. Yan. So lalaki to, ito lalaki. Malalaman mo, ma-identify mo yung lalaki pag mayroong ganito. Or either lalabas yung puti dyan. So yan yung magiging ano niya, yung organ niya. Ayan o, yung parang puti na cream. Yan yung mag-fertilize ng itlog ng babae. Ayun. Yun mga kapalaboy, no? So ang ganda. So ito, Orando. Oranda, ito Rancho. Yun Rancho ito. So ito panging ano talaga na pang contest. Live. Dahil sa ano, algae. Pag gusto mong magkaroon bullhead. Yung goldfish mo. Oo. Mas maganda talaga, palitan mo araw-araw. Palitan mo araw-araw? Morning at saka gabi, hapon. Or 3 times a day. Okay. Yun yung talaga. So best time nun ay, halimbawa,
ano, 7 AM, ganoon. Best time is oo, mag basta ano, yung sa amin kasi pagpalit nito is 6 AM. Oo. Then pagkahapon 5. Ayun. So pag nalagyan mo kasi pag at saka importante kasi pag merong ganito, malalaman nila. So dito mo lang ilagay. Tingnan niyo, malalapit yan sila mamaya diyan pagka. Sige, 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 tingnan natin. So nag-ano siya, no? Hindi siya floater, no? Nagbababa hindi, sinking na siya. Pellet yung gamit. Sinking pellet. Ayun, sinking pellet pala mga palaboy. So ito siya, mix yan yung kanina, probiotic at saka ano. Kumbaga yung probiotic. Ayun, sino? Pupunta na. Gutom na yan, gutom na yan. Hindi pa nakakain. Nakakain na ito sila, pero yung sa amin kasi pa konti-konti. Ayun. Ito yung ano, yung female natin. Sige, sige. So wag niyo po kalimutan subscribe si Suwa Keepers Pet World po dito yan sa ano, may sarili po siyang YouTube channel. Ayan. Yan. Ito yung sa female. Pasensya, hindi masyadong nakuha yung algae na ano. So ito yung coast ng ano, ng sunlight. Ayan. Magkaka-algae yung aquarium. Ayos. So yan yung mga female. Ito yung mga female. Oo. Ito galing kay Sir Februan Bayona, yun din kay Sir Februan Bayona. Ilang buwan na yan, sir? Ilang buwan na yan, sir? 1 year na ba? Hindi pa? Hindi pa. Ito nasa ano ata, 6 months ata ito. Yung white namin. So yan ang kukunin nyo. Tapos, ang pagbibreed nyo nyan ay... Tingnan mo muna pag maano. Sige, ito, sige. Ganito yung pagbibreeding. Sige, sige, sige. Tingnan mo yung tiyan ng goldfish kung medyo malambot na. Ayan, ayan. Pag medyo malambot na, pwede na siya for breeding. Ito malambot na, oh. So dapat malambot. Oo. Ayan, malambot na mga palaboy, oh. Pag medyo malambot na, ayan, pwede na siyang i-breed. Oo. So ito siya, female. So hiniwalay kasi namin yung female at saka male. Bakit? Bakit? Para i-condition yung female. Oo. At saka i-condition din yung male. Para excited siya pag nag-meet sila. Pag nag-meet sila, mas madali nang i-chase. Kasi ayun, the more na din na-chase ng lalaki yung babae, female, oh, yung babaeng goldfish, mas mabilis siyang maglabas ng itlog. So ito sa amin yung style kasi namin, ipapa-chase namin ito, pero i-handspoon namin. Handspooning. Kumbaga, ito siya, pipigain ito, pag hinahabol na ng lalaki, pipigain ito, dahan-dahan. So lalabas yung itlog dyan. So subukan natin pag lalabas, pag yung malaki is lalabas ito. Ito ang female ngayon. Ito yung female. Lahat female sila dito. Female lahat. Ito lahat. Ayun. So ito, makikita niyo. Saan tayo magkukuha ng male dito? Doon yung kanina. Yung black ganun, yung black. Paano malaman? Ito, yung female is wala siya kasi ano, wala kagaya nung yung sa ano kanina, sa lalaki, meron siyang puti-puti dito. Gills. Oh, yung so, parang parang kanya, ano, yung pula, no? Hindi, wala, plain. Plain lang 'yan, siya. Plain 'yan siya. Oh. Ito. Wala siyang parang nung naga-white-white na bitlog-bitlog. So yan yung female. May spotted siya dapat. At saka ano, wala siyang milk na lalabas dito pag ganyan mo. Oo, ano, so wala egg, no. Ito, pag ipa-chase mo na ito, mag-chase ito mamaya. So ito is ano pa, mas maganda kasi talaga pag malaki. Meron mga ibang goldfish talaga na pag pag ready na talaga, pag kumbaga ano na talaga yung ano niya, yung kyan niya ready, pwede mo nang i-handspoon agad. Ayun. So pwede natin matry niya, no? Pwede ba? Pwede ito, ipapakita ko lang kung paano kami mag-breed. So ganito yung style namin. Ilan ang ma-release niya sa pag-breed? Mga pag malaki talaga, pag ganun kalaki, nasa 5,000 kaya yun. 5,000? So, 5,000 eggs kaya. So ginagamit namin ng dalawang lalaki. Mas maganda kasi magamit ng dalawang lalaki. Para mas marami pa. Oo, para dadami yung milk. At saka mas marami yung ma-fertile na egg. Ito siya is kunti lang yung water. Maliit yung tubig na ano, dahil para yung fertility ng babae sa fertility ng egg is mataas. Dahil yung milk is itatapon yun ng lalaki. So maliit lang yung space na ano, na paglalanguyan nila, no? Oo. At saka yung ano talaga nung milk is ano, mataas. Kasi maliit lang tubig. Yung tubig. So ilang hours sila magstay dito? Days ba o hours? Ano lang, bukas kukunin ito. So mag-start ito sa chase mamaya. Then bukas ng umaga i-handspoon namin. So meron tayong tinatawag na natural breeding. Meron din tayong handspooning. So ito kasi kaya hindi kami na
dapat lagyan mo ito ng sako. Ito, mga gurus-gurus ng sako. Pagka natural breeding. Mm-hmm. So ito, maliit yung espasyo kasi hand spooning yung gagawin namin. Mm-hmm. Yung hand spoon ito, bukas, pag i-chase ito mamaya, so bukas maglilay na ito ng egg. So ito yung ano namin, oh. So 24 hours siya ilalagay dyan. Ah, subukan natin yung isa kasi hindi ko na-breed. Baka, baka maglabas ito ng itlog. Ayan, ayan. Oh. Ayan na. Ayan, ready na kasi ito. So, ito ready for breeding. Na hand spooning ka agad pwede. Pero sa amin kasi, mas maganda kasi, yung hahabulin talaga yung ano. Ayun, ready na yun siya. Pero gusto ko mag-hand spoon through ano, through gina-chase talaga. Kasi mas maganda kasi yung milk ng lalaki pag gina-chase niya yung babae. Ayun mas taas yung ano, mas mataas yung tawag yung hatch rate. Oo. Pag ganun. Ito, tingnan nyo. Ito ready na kasi malambot na rin yung tiyan. Yan, matagal na to. 15, parang nasa 20 days na hindi kasi na-breed ito. So yan, lumalabas na rin siya ng itlog. Ay, madami. So yan yung mga itlog. Ah, ito. So sa, paano mabubuhay yan? Pag lalagyan mo ito ng lalaki, mabubuhay ito. Saan nyo ilalagay yung ganyan? Dito na, iwan mo yan. Ah, ito. Dyan. Steady na lang siya. Ah, dyan. Steady siya dyan. So dito mga palaboy, halimbawa dito sila nag-hatch ng ano, egg dito sa iba ilalim. So ganito yung... kasi yan, unahin mo yung lalaki, ganito. Papakita natin. Eto, pagpipigain mo ito, right? Eto, pagpipigain mo, di ba mayroong lalabas dyan na puti, yan o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Yung puti. Oh. Ganun mo. Oh, okay, okay. Sa cycle mo doon, na ano, para yung... Mano niya yung tubig, malagyan niya lahat ng ano, para kumalat siya, kumalat. Oh. Then kukunin mo yung babae. Babae. Di ba, naglay na yun ng itlog, ganun lang. So yung itlog niya, dyan na lang siya mismo at yun ang magbubuhay sa kanya. Ah, yun na yung... Mag-fertilize. Mag-fertilize kasi ng itlog ng babae is yung lalaki. So, unahin mo yung lalaki. Nakuuna ng similya. Para, bago ilagay yung babae. Bago yung ano. Then, ganun lang. Ganun na naman ulit. Ganyan. Then, ito na naman babae. Yan. Tapos ito, ilang days siya bago lumabas dito yung mga isda talaga? Mag-hatch na. 3 days, hatch na yan sila. Ganun kabilis? Ganun, so mabilis pala. So yan kasi, yan, yung anak kasi nun is nandito. Ito. So yan kaya na. Ayaw ko muna siyang i-breed. Kasi meron siyang ano. So dito na yung mga anak niya. Ayan, ayan, maliliit o. Yan o. Yan, maliliit pala mga kapatid. Basta 1 month na ito eh. So yan yung mga first batch niya nito. Ah, ito yung breed namin. So first batch ito na naman yung ano. So nas parang half inch na no? Nasa half inch na. Meron nang ano diyan, yung iba nasa 1 inch na. 1 inch na yung so, iba. Green kasi hindi pa namin ano. Ito is ready for culling. Ikakali to. Kukunin yung mga malalaki. Material grade, oh. Premium grade at saka show grade. Oh, so is spirit. Mas taas kasi ang ano, mas mataas kasi ang value ng show grade kasi gina ano, gina contest. Oh. Contest. Pero siguro sa isang ganito makukuha na show grade nasa 5 o 10. So ganun kaliit lang. Ganun kaliit yung percentage. So ganun mga kamalas. So dito, tatanggalin yung isda after mga ilang araw. Bukas. So, yan, bukas spooning yan siya. Yan spoon. Pagkapos na babalik dito. Balik. Ay, babalik na naman uli. Ano na naman siya for ano? For preparation na naman preparation sa next, para next. Sa next breeding. Uh-huh. Tapos yung mga itlog doon magiging isda na after 3 days. After 3 days. So makikita mo yun ano. Pero pag matagal ka na kasi sa breeding, alam mo na, paglabas pa lang ng itlog, alam mo na mabubuhay yung hindi. Okay. Kasi pag dating ng hapon, pag pumuti yung itlog, yun na yun. Patay yun. Yun na yun, patay na yun. Pag nag-remain siya sa parang color yellowish, oh. At saka meron siyang... cream color, gano'n. Yung basta yellowish yung medyo, ano, medyo yellow na konti. Or depende, meron kasing mga other ano, depende sa pellet na ginagamit. Oo. Meron kasing pellet na yung itlog is pula. So normal 'yon. Pero basta pag, hindi lang siya pumuti. Wag lang pumuti paghapon. So mabilis kasi na pala. Pag umaga, mag-chase 'yan sila kasi ano 'yan, sa 5 a.m. Mag-chase na 'yan sila. So pag normal breeding mo 'yan sila is aabot 'yan siya ng ano, so far sa akin is 8. Then stop ko na, kukunin ko na sila. So pag stop ng chase nila, stop mo na rin, kukunin mo na sila. Kasi magsa-stop na yung ano eh, yung breeding nila. Yung breeding nila. Oo. So yun. Pero pag hand spooning kasi mabilis lang. So hand spooning kasi nakita nyo yung ano, meron akong video doon sa ano, sa hand spooning, parang nasa ano yun, nasa YouTube channel ko.
Panoorin niyo po doon mga palaboy. Parang mayroon akong hand spooning doon. Pero hindi ko yun, ano, wala akong naibigay doon na, ano, na lecture kasi ano lang, video lang yan. So, ang ano noon is pagkatapos mong i-handspoon, hugasan mo yung itlog. Iwa-wash out mo yung unang ano, unang tubig. Okay. Tatapon mo. Then palitan mo ng tubig. Hugasan mo muna. Pero wag mong galawin yung itlog. Oo. Ano lang, water lang. Parang ano lang siya. I-ano mo lang, isibog-isibugon lang. Hindi, no. Wag mong galawin yung itlog. Oo. Tubig lang talaga. Lagyan mo lang ng tubig tapos itatapon. Kasi yung itlog nasa ano naman eh. Nasa plastic naman. Nag-ano yun siya eh. Nag-stick. Okay, okay. Hindi yun matatanggal. So buo yun. Oh. So, then lagyan mo ng tubig ulit. Then hintayin mo hanggang 3 days. So yun na. Lalabasan na. Mag-hatch na sila. Mag-hatch na sila. Then ililipat mo siya sa ganito kalaki. Pag nasa ano na. Nasa 4 days na. Or 5 days. But make sure mo lang na walang ulan. Kasi pag nilipat mo siya sa malaki. Tapos umulan. Tapos umuulan. Mamatay sila. Mamamatay yun. Sayang. Oo. Dahil kasi, sa ano, mataas yung ano? Hindi, water change. Water change. Nag-water change kasi. Kumbaga yung temperature, ano, temperature ng tubig mo is umiba. So, risky yon para sa goldfish. So, kailangan pwede siya mag-stay ng 1 week? Pwede ganun? Oo, pakainin mo siya for 4 days. Pwede na yan silang pakainin ng BBS at saka ano. Ayun. BBS at saka DAP niya. Mas maganda, ano, yung DAP niya kasi hindi magastos. Nakukuha lang yun siya sa, ano, sa mga kanal. Mga basta mga gilid-gilid lang, no? Yung mga swamp area. Swamp area. Yun, yung mga, merong dap niya yun doon. Pero depende sa area. Sa atin kasi dito, wala eh. Wala masyado. So, pero kung wala, pwede na yung ano, yung BBS. BBS. BB brine shrimp. Oo. Okay. Yun talaga yung ano. Then, halimbawa, kung wala talaga, pwede ba yung binibili na lang? Wala, meron yung binibili na... Hindi. Fry booster. Fry booster. Mas madali kasing bumaho yung ano nun, tubig. So, pero pwede yun siya. Pag maano... Pero yung pinakamaganda, yung ano, yung kalkag. Live foods talaga. Yung kalkag na maliliit. Yung kalkag na maliliit is pagdating ng ano, ng 2 weeks, pwede mo na yung pakain yung steam egg. Ayun. Or pwede, ano, pwede yung itlog, yung ano, yung yellow. Yun, pagluto mo, lutuin mo yon, then yun yung ipapakain mo. Kunin mo yung puti. Puti, itlog, yung ano lang, yellow lang. Yellow lang, ilagay mo sa tubig. Ayun. Ilagay mo sa tubig, tapos i-ano mo sa kanila. Kainin na yun. So yun mga kapalaboy, no, at least sa araw na to, marami tayong natutulungan dito, matutunan dito kay Sir Suwa Keeper. So, napakatagal ng ating pagkukwentuhan. Marami sana siyang i-share sa inyo, pero sobrang tagal na nito. Baka mamaya ay mamangha na talaga kayo sa kanya. No, subscribe nyo siya sa Suwa Keepers Pet World. Tama ba, sir? Ayun, so mga kapalaboy, don't forget to subscribe our channel, ang Pinoy Palaboy at ang Traveling Boats. Please share and comment kung ano pa yung gusto nyo pong i-video natin. So, maraming salamat po sa inyo at kami po ay inspired din at na-share sa inyo. Tama pa ba, sir? So, yun. Kaway-kaway sa ating lahat, mga kapalaboy. Kaway-kaway!